Ginopen natin, so... Hey, what's up there? Welcome back to my YouTube channel, Jolie Ann Alastra. And for today's vlog, another request na naman po ang ating gagawin. Ano ho? At kung mapapansin nyo, medyo bago ang ating background. Kasi guys, siguro nahalata nyo din minsan, pero yung cortina kasi dito sa aking likod ay tatlo lang yung pinapalit ko dyan. Yung plain brown, tapos yung plain na gray, tapos yung isa pang brown na parang may konting design kinamuro to lang. So, ayun. Kahit pa paano, ano, napalitan na ho siya. And kung mapapansin nyo din, makikita nyo yung pagmumukha dyan ni Van kasi BT21 po siya, ano. So, may design po talaga siya, ayun, no, sa likod. Ayan, tapos ayun si Mang. So, ayun na, wala na yan. Back to the video. Ayun nga, it's been a while since the last time na nag-vlog ako. And para sa inyo, hindi yun matagal dahil may napapanood kayo per week. Pero po, late videos na po yun. Yung iba doon, last year pa or mga January pa. So, ayun nga, yung last akong nag-vlog ay January 16 pa. At ito ay February 12 na po ngayon. Ano, sobrang tagal. Kaya nga, sabi ko sa inyo na every Sunday na lang ako magpo-post kasi nga hindi kakayanin ang schedule kasi busy din talaga. Actually guys, eto, uulitin ko lang yung pag-vlog sa kanya kasi may nag-request lang. So, basahin natin ang kanyang request. Galing siya kay Asulun. Tama ba? Asulun X? Kung di ako nagkakamali. Sabi niya, can you do GLS bundle? Yung mas bago. Ang tagal na nung last. Love your beats. By the way, thank you for satisfying my bookworm heart. So, ayun. You're welcome. And ayun na nga. Hindi ako pala gawa ng dating vlogs or i-recreate. Ganun. Kasi bukod sa nakakatamad, syempre, parang paulit-ulit na lang din. And syempre, napanood na din siya nung iba. So, ayun. Pinanood ko din yung vlog ko about dun dati. And ayun nga, medyo magulho nga siya. So, kaya ulitin natin. Pero, syempre, bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout kay Trisha Altea Villanueva. Sabi niya, sana all ate, shoutout po. Ayun, shoutout sa'yo. Say Rish, sabi niya, shoutout please. So, ayun, shoutout din sa'yo. Kate Book, sabi niya, pa-shoutout ate. Ayun, shoutout din po sa'yo. Nicole at Kienza, sabi niya, pa-shoutout po ate sa next video po niyo. So, ayun, shoutout din sa'yo. And, ayun lang. So, first book ng Good Lips series ay itong Every Beast Needs a Beauty. Hindi ko na alam kung saan branch ng National Bookstore ko siya binili, pero sa mall ko po siya binili, ano. At ang price ito ay 195 pesos. Hindi ko alam kung pang ilang cover to, pero kasi ang alam ko yung una, parang puti ata yung text. So, yan yung una. Tapos, ito naman yung kanyang likod. Ayan. Tapos, ito naman ang kanyang gilid. Papansin nyo, medyo may konting bak-bak-bak-bak na ho siya sa kanyang gilid. Sobrang katagalan. Ano ho? Ginopen natin. Ito yung kanyang bookmark. So, ayan. Tapos, sa likod, syempre, walang nakasulat. Tapos, ito na po ang kanyang picture. Ayan. Tapos, ito na yung pangalawa. So, ayan. Ito naman ang kanyang first page. Ito na yung mga copyright kinempers. Ayan. Tapos, simula na. Sa likod, syempre, old fabric. So, ganito po ang itsura ng old fabric siyan. Ayan. Yung ibang mga dating fabric. Ayan. Iba pang fabric. Ayan. Tapos, also from fabric. And, about the author na. Acknowledgement. Ayan. Tapos, ito na yung last page. So, yung wakas niya, guys, ay nagtapos ng 226. Tapos, may pa-special chapter po siya. Ayan. Hindi ko alam kung kasama to sa Wattpad app or sa Jonak Stories. Ang last page niya ay nagtapos ng 234. Tapos, may design siya na map, bes. Ayan yung design niya. Next na tayo sa Good Lips Series 2. Ito na ang One Night, One Lie. Ito naman po ay self-published, ano. Kung mapapansin nyo, medyo sira-sira at madugyot ang kanyang plastic dahil second hand ko lang po siya nabili. And nakalimutan ko na kung magkano siya nabili. Ito yung bookmark niya, sobrang laki, bes, ano, at sobrang lapad ho. Kung ito yung libro, ito naman ang kanyang bookmark. Parang singlaki lang siya ng libro, ayan. So, ito yung una. Unahan. Tapos, ito naman yung kanyang likod. Ayan. Tapos, ito naman ang kanyang gilid.
Buti na lang guys, maayos naman yung libro. So, yung sa cover na to guys, yung kanyang title ay medyo glossy siya. So, ayan. Tapos, mararamdaman mo din pag hinawakan. Kaya, kung makikita nyo, medyo nagre-reflect ang ating ring light. Pero, hindi siya ganun kabonggang glossy. Pag in-open natin, ay ayan na yung kanyang perma. Ayan. Tapos, next ay may nakasulat. To those who are scared of pain, may you love in spite of it. May you go on with it. And may you live only to conquer it. Next na. So, nauna po ang kanyang acknowledgement. Ayan. Tapos, next ay may mga fa-cover kinempers. Ayan. Tapos, prologue na. Sa likod ay empty paper. Tapos, sunod. Empty paper ulit. Tapos, sunod. Ito na yung kasunod na libro. About the author. Ayan. Tapos, ito na yung last. So, yung epi niya ay nagtapos na 449. Ayan. Pagkatapos nyon, meron siyang paganere. After story. Tapos, yung pop dito, parang Avon Brandon, Avon Brandon, Avon Brandon. So, ayun, tuloy-tuloy siya na ganun, bes. Ang hirap na ipakita kasi nga, palit-palit sila ng pop. Ang pinaka-story niya ay nagtapos ng 498 pages. So, ayan. Ang design naman nito ay knife. Ayan. Tapos, ganyan lang yung design niya. Kabanata, tapos may pa flower lang sa gilid. Yung paper niya, yung kulay ng paper niya, parang cream. Ayan. Parang katulad ng sa Costa Leon. Dito na tayo sa Give In To You. Ito naman ang kanyang bookmark. Ayan. Tapos, sa likod ay wala din nakalagay. Tapos, kung ito yung libro, ito naman ang kanyang bookmark. Ang glossy din ng kanyang title. So, ito yung unahan. Tapos, ito naman ang kanyang likod. Ayan. Tapos, mapapansin nyo, ano? Medyo nalukot sa taas. Tapos, ito naman ang kanyang gilid. Ayan. Pag in-open natin ay, ayan po ang kanyang perma. Tapos, next, ay may nakasulat ulit. To those who love with no holds barred, may you find the love fiercer and bolder than what you can give. Acknowledgement ulit. Mga cover illustration kinempers and then prologue na. Sa likod naman, empty paper ulit. Ayan. Tapos, empty paper ulit. Yung Good Life Series 2. Tapos, about the author na. Tapos, next naman, ito na po ang kanyang last page. Ayan. Ang kanyang epi ay nagtapos ng 486. Ayan. Tapos, may pa-after story din siya. Kailing ko ito ata yung special shop nila, ano? Tapos, papalit-palit din siya, guys. Portia Logan, Portia Logan, Portia Logan. Tapos, yung last page nila ay nagtapos ng 497. So, ayan. Kung mapapansin nyo sa cover niya, medyo marami siyang tabas. Ayan, no? Kita nyo ba? Feeling ko mas mahal ata to kaysa sa regular price niya. And yung time na yon, may nag-PM lang sa akin and kinailangan niya lang talaga ng pera para lang pambili ng charger niya sa laptop niya. Kinailangan niyang ibenta to kaya grinab ko na yung opportunity na yun. Feeling ko after nito, after ko ma-post to, feeling ko ang dami magre-request sa inyo na ate, paulit-ulit mong ganito, ganyan-ganyan. So, wag naman sana. Kasi, syempre, meron na tayong video nun, ano. Ang pangit naman tingnan kung paulit-ulit na lang yung mga video natin. So, ayun lang. Sana nagustuhan nyo itong video na to. And if you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel down below. Then, may request pa kayo, comment down below lang din. Kung gusto nyo na shoutout, comment down below lang din. So, ayun lang. Keep safe, everyone. And God bless you all.